Ngayong umaga po, tayo po ay panandali ang titigil po sa series po ng ating usapin sa Armor of God. Dahil gusto ko lang pong maalala natin ang ating Ama as we celebrate Father's Day. Amen? So ang mensahe po ngayong umaga ay tinawag ko pong Abba Father. Abba Father. Napakasimple pero napakamalaman po yung pangalan na yan, Abba Father. Ang ating Panginoong Jesus, wala siyang ibang ginawa kundi ang i-introduce po ang kanyang Ama. Ang Panginoong Jesus, nung siya po ay nabubuhay dito sa lupa, wala siyang ibang ibinigay po sa atin kundi ang kaharian ng kanyang Ama, ang kanyang Ama sa langit. No? And that is why, ngayong umaga po, gusto ko pong bigyan ng tuon sa inyo yung salita pong Abba. Sabi niyo nga po, Abba. Amen. Bago tayo magpatuloy, tayo po yung manalangin. Aming Ama, kami po ay nalulugod na kami po ay tinawag niyong mga anak. Salamat Lord na kami ay ngayon ay kasama sa inyong pamilya. Salamat Lord God na Ikaw ang aming tunay na Ama. Ikaw ang aming Ama na hindi nagbabago. Ikaw ang aming Ama na matuwid. Ikaw ang aming Ama na siyang nagpo-provide sa aming pangangailangan. Marami pa Panginoon kundi Ikaw lamang o Diyos ang tunay at tapat. Salamat Panginoon sa umagang ito. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng Ama na nakikinig. Maging ang mga asawa at mga anak na narito ngayong umagang ito. Pinupuri ka namin, minamahal ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. Ang mensaheng ito ay mabilis lang po, pero hindi ibig sabihin simple lang siya. Malalim po pag iintindihin po natin. Early on in the Bible, kung ating pong napapansin, ang salitang Abba ay hindi po natin nakita. Amen? Hindi mo siya na makikita sa panahon po ng Genesis. No? Kasi po nung panahon po ng Genesis, ang isa sa mga pangalan na madalas lang ho nating mabasa o madalas nating makita sa Biblia ay ang pangalang Elohim. Amen? Ang Elohim po sa English ay ang tinatawag po na creator. No? Elohim is the creator. No? He was not introduced. Yes, he is the Father, but he was not introduced as Abba. No? Later on, I will give a definition kung ano pong ibig sabihin po ng Abba. But right now, I just want you to know that Jesus, one of his goal is to introduce to us kung sino ang ating Ama sa langit. Amen po. Mahalaga po sa Panginoong Jesus ang pamilyang kanyang kinabibilangan. Hindi po siya ang Ama, siya po ay ang anak. Amen po. At nung siya ay narito, wala siyang ibang itinuro kundi ang Ama. No? I do believe that Jesus Christ leads us. He leads us to the Father. The Holy Spirit leads us to Jesus, but Jesus Christ leads us to the Father. So early on in Genesis 1, during the creation, mababasa niyo po Elohim. And Elohim said, let there be light. Let there be ganyan-ganyan. And doon po sa creation, Genesis chapter 1, Elohim. Nagbago po yan nung pumasok po ang tao sa eksena nung Genesis 2. No? Naging ano po? Jehovah Elohim. Nagbabago po yung pangalan, ano? Pero it's the same thing. But I do want you to know, I want you to understand because gusto ko pong makita nyo yung progression na nangyari po bago ho lumabas yung pangalang Abba. No? Nangyari po, nung dumating po ang tao, when he created man, he was called Jehovah Elohim. Ibig sabihin po, Lord God. No? Lord God. Jehovah Elohim, ang ibig sabihin lang po niyan that is that he is a, ano tawag nun? He is a covenant-keeping God. No? At first, wala siyang covenant sa creation. He only made covenant to man. That's why when man exists, nung lumitaw na po ang tao, nagkaroon po ng covenant. And that is why tawag po sa kanya Jehovah Elohim, which is a God covenant, a covenant-keeping God, Jehovah Elohim. After nun, lumipas ang mga araw, bilisan po natin, Genesis, so sa ano na susunod, Genesis, Exodus,
No? Lumipas pong mga araw na ipakilalang Panginoon bilang Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah. You know? Marami pang mga pangalan na naipakilala si Jesus. Pero alam niyo po ba, parang binantayan ng Holy Spirit yung mga translator para hindi nila gamitin yung katagang Abba, which means sa Greek ba o sa ano ang tawag doon is pater no pater sa ang tawag doon sa Latin no ang ibig sabihin po ay pater or father no hindi ginamit ang katagang Abba. Bakit po? Sa tingin ko po meron pong rason kung bakit inihanda ang katagang Abba sa mga panahon po ni Jesus. Amen. So gusto ko pong malaman niyo gusto kong explain lang sa inyo yon no parang pundasyon po natin. So from Elohim naging Jehovah naging Yahweh Elohim po siya Yahweh Elohim and then here comes Abraham po nung panahon po ni Abraham no during sa buhay po ni Abraham ang alam niya lang po is that God is a mighty God and after po noon ang pangalan niyang Abram ay naging Abraham tama po ba? Alam niyo 'yun, 'di ba? Ang Abraham po pala, I just found out, ang pangalan po niyan is he is a father of none, no? He is a seedless father. Wala siyang kakayahan na magkaanak. So, ang tawag po sa kanya Abraham. Ang ibig sabihin po ng Abraham is a fatherless, yung ano bang tawag doon? Kidless, no? Wala siyang anak, no? So, nung dumating po si Isaac, Isaac ang pangalan po ng anak ni Abraham. Tama po ba? Tama po? Nung dumating po si Isaac, which is the promise of God, mababasa niyo po yan somewhere in, if I'm not mistaken, Romans 4, Romans 8. Mababasa niyo po yan na sabi po ng Panginoon, I will make you the father of all nations. At ang ginawa niya lang po was to believe. No? Was to believe. And when he believed, suddenly, yung mighty God naging almighty God. No? So, there's a progression. No? Yung mighty God naging almighty God because God helped him to have a child. And nung lumabas po si Isaac, no? Ang tawag na po ngayon ni Abraham kay God is hindi na mighty God but almighty God. Hallelujah. He became now, sa Hebrew o sa Grego, siya po ay sa El Shaddai. Yung pangalang El Shaddai. Alam niyo po ba yung pangalang El Shaddai? Hindi po religion yan. Pangalan po ni God yan. No? Ang El Shaddai po, ang ibig sabihin po niyan ay God is Almighty. No? Tama po? God is Almighty. But never in dun sa scenario po, simula Genesis hanggang dumating si Jesus, never pong ginamit po ang word na Abba. Pinili ko po na title ngayon ay Abba Father. Let me try to define first kung ano ibig sabihin po ng Abba. Ang Abba po, hindi po ito yung parang Father. Alam mo yun? Hindi siya parang Father. Alam mo yung ama na, ikaw, ang anak ko po kasi, hindi niya ako tatawaging Father. Tatawagin niya akong Daddy. Ang tawag niya sa akin, Daddy. Pag Father po, medyo malayo pa. Pero pag tinawag ka ng Daddy, medyo close. No? Ang ibig sabihin po ng Abba sa normal po na usapin ay Daddy. No? And Jesus introduced that name of God. He revealed that name, Abba, which means Daddy because it implies something na kailangan po ng bawat nilalang po sa atin. Yes, He is our Father God, but He is also your Abba Father. When you say Abba Father, it means you have a relationship with your Father. Amen? Anyone can be called Father. Kung ikaw ay lalaki, pwede kang tawaging Father. No? Pero hindi kanya pwedeng tawaging Abba. Because ang Abba po is a title, hindi lang po siya title, but it's a function of God na binigay po sa kanya as a pangalan, Abba, which is personal, and it's an up-close and personal relationship with God wherein
hindi mo na siya tatawagin. Well, pwede nating tawagin, ang default natin when we praise Father, di ba? Aming Ama, Father, no? But many times, we don't call Him Abba because parang medyo hindi ka familiar. Ano ba ibig sabihin ng Abba, no? No? But ang katotohanan pala, Abba is a much closer na relationship mo sa Panginoon. If you have that, then pwede mo siyang tawaging Abba. No? Because meron kang mas greater, you have that deeper revelation of who He is. In other words, Abba is more personal. No? So when you call Him Abba, you bring smile to His face. No? Just like a father, yung mga tatay po dito, at saka ako po, when ako po siguro hindi ako tatawagin ni Rihanna na Pastor Arnold, hindi ako tatawagin ni Rihanna na worship leader of Words of Life, Pastor Arnold, pahingi po ng baon. No? No? Hindi niya ako tatawagin sa ganung titulo na dahil gusto niya akong igalang. No? But ang pinakamagandang tawag niya sa akin is when he calls me Daddy. 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 Pag tinawag niya akong Daddy right away, impansin ko sa kanya, nandun na. No? Bakit? Close kami. Yung tinig ng isang anak na tumatawag sa ama na Abba, it's a prayer na alam mo mapapalingon ka agad ang Diyos. Gusto mo mapalingon ka agad ang Diyos? Huwag mo siyang tawagin sa anumang pangalan, tawagin mo siya sa Abba. This is not a doctrine, but this is my personal experience that when you call Him Abba, it feels like andyan lang siya. Pero pag tinawag mo siyang Father, parang nasaan siya, parang ganoon. Pero pag sinabi mong Abba, parang andyan lang siya, parang okay. Just like ako po, pag tinawag po ako ng anak ko, Daddy, right away, nandun ako sa tabi niya, oh, bakit anak, may kailangan ka ba? No? Because for me, Daddy is a magandang tinig sa tenga ko. No? The truth also is that Father, Abba, when you call Him Abba, no? Hindi naman sa ibang pangalan, hindi ka niya papansin, but when you call Him Abba, it gives you confidence that God will answer your prayers. Because ang iniisip ni Lord, kilala ako nito bilang hindi lang Diyos. Because in the first and second chapter of Genesis, He was known as the Creator. Pag sinabi mong Creator, parang alayon ng relasyon mo sa Panginoon. Dahil siya ang Creator, ikaw ang Create. So, yun lang ang relasyon mo. Pero pag tinawag mo na siyang Abba, merong relationship. No? Ibig sabihin, hindi siya malayo. Nandito siya sa puso mo at nauunawaan mo na siya ay laging para sa iyo. Amen? Naiintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin? Maliwanag po ba sa inyo? Parang hindi po. Ako rin po nalalabuhan. Eh. Pero, nung panahon po ni Abraham, when he was 99 years old, wala po siyang kakayahan magkaroon na anak. And yet, he believed God. Sabi niyo, he believed God. And yet, he believed the promises and the covenant of God in his life. And that is why he is called the Father of all nations. The Father of all nations. Hindi niya kailangang iluwal muna si Isaac bago siya tawaging ama. No? Kanina, tinakausap ko si Armando, si Kuya Noy. Sabi ko, bro, tatay ka na ba? Sabi niya, sa tingin ko po, pwede na akong tatay kasi buntis na po yung asawa ko. Nandun technically, mukhang hindi pa kasi hindi pa lumalabas. No? Kasi ang tatay is someone who nurture. No? Later on, ipakita ko po sa inyo anong ibig sabihin ng Abba. No? But spiritually speaking, si Armando po ay tatay na rin. Amen? Dahil mamaya po siguro lalabas na yung anak niya. Hindi tatagal, lalabas na yung anak niya. Ako po, nung naging tatay po ako ng unang pagkakataon, ay iba po yung pakiramdam, no? Sa mga, sino po yung mga first time na tatay dito?
No, ayun, te-text siya. Una, first time na maging tatay. Napakasarap ng pakiramdam nung first time na maging tatay ka. Para bang ito na ang pinakamagandang regalo mo sa buong buhay mo. No? Napakasarap maging tatay. At nung unang tinig na marinig ko na tawagin akong, alam niyo ba kaming mag-asawa, no? Laging ang unang na babanggit ng aming mga anak nung baby pa sila. Because my wife was hoping na they could say, Mama, no? But unang-una lagi, no, kung di ako nagkakamali is, Dad, 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 Dad. Ewan ko kung nagkataon niyo ako na Dad, 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 kasi madaling i-pronounce yung... But minsan nagtatampo si Mrs. kasi una niyang nababanggit is Dad, Dad. Oh, ayan o, Daddy daw. Ayan o, ayan. Napakasarap lang pakinggan na unang nabanggit ay ang tatay, no? Pero hindi ko naman sinabing hindi special ang mga nanay. Sa Mother's Day, ayan nyo, babawi tayo, no? Pero dahil Father's Day ngayon, gusto kong iangat ang mga tatay dahil ang mga tatay po ay napakahalaga. Dito natin makikita ngayon what is the function of the father, no? Gusto ko pong ipakita sa inyo na ang... bago po yan, bigay po natin yung verse, Romans 8, verse 15 to 16. Sabi po doon, the spirit you receive does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit... The spirit you receive brought about your adoption to sonship. Sabi niyo nga po, sonship. And by Him we cry, Abba Father. Sabi niyo po, Abba Father. So that's the title for today. Abba Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. First, I would like to tell you that what you receive from God ay hindi po ibang bagay o anuman, kundi what you receive is sonship. You are a child of God first. Amen? You receive sonship. And because you receive sonship, you now begin to understand ano po yung kahalagan na maunawa mo ay, na ikaw ay anak ng Diyos. Marami pong mga tao na medyo hindi po confident sa Panginoon, it's only because they don't understand their being son sa Panginoon. Kung hindi ka sigurado kung ikaw ba talaga ay anak ng tatay mo, malamang siguro hindi makakakita ng confidence sa buhay mo. No? Alam din po natin na sa kabilang banda, yung mga talagang anak ng mga tatay nila, talagang confident tayo, pahingi naman baon, no? Kung makahingi, no? Ganun na lang, no? Kasi confidence sila na ako po ang isa sa mga mensahe na gusto kong ibigay po sa inyo ngayon is that we are to build, we need to build our confidence in our Abba Father. No? Kung ang relationship mo sa iyong ama ay medyo hindi maganda, sa iyong physical, sa iyong biological father ay hindi maganda, somehow, apektado rin kung ano ang pananaw mo sa inyong Ama sa Langit. Tama po ba? Marami po sa atin na pag tumawag sa Diyos ay para bang umaalingaw-ngaw lang, malayong malayo, hindi malapit. Ang motibo po ng mensahe na ito is that for us to call God as Abba, meron kayong relationship. You know that you know that when you call Him Abba, He is right there. He is right there to be with you. Amen? Amen po. So what we receive is sonship. Gusto ko lang ibigay sa inyo itong mga verse na ito. No? And then next slide. The meaning of Abba, I'll give you three meanings of Abba that I will try to give it to you today. At unang-una po dyan, Abba, ang ibig sabihin po niyan is source. Sabi niyo nga po, source. Ibig sabihin siya ang punot dulo. Alam niyo po ba na ang bawat ama sa pamilya, that they are the source. Sabi niyo nga po, source. Naniniwala po ba kayo na ang bawat ama sa pamilya, sila ang source? Totoo ba yan? Sila ang ugat, no? They're not on top of the family, but they are underneath. They are the foundation. Later on, sasabihin ko rin yan, no? But they are the source of everything, no? I found out na sa isang pamilya po, ang tatay po
ang nagbibigay ng genes sa buong pamilya. I realized na yung dalawang anak ko ay puro genes ko pala yun, no? Ang babae po pala, carrier lang yan, carrier. Kumbaga, tagadala lang yan ng sperm, no? Pero ang kung yung anak mo, babae o lalaki, genes pala yan ng tatay. Tama ba? No? Am I making sense? Genes pala na. So, kung may anak ka ngayon, lahat yan, genes ng asawa mo yan. No? Kaya yung mga anak ko, puro genes ko yun, no? So, wow, grabe. Natuwa kaya sila nung sinabi ko yun. No? So, tayo po, whether we like it or not, si Kenneth, ikaw, ang genes ka ng tatay mo. Kahit gustuin mo, ayawin mo, genes ka, wala kang magagawa. Amen po ba? So, lahat po tayo ay genes ng ating ama. No? Amen. Tama po? So, kawawa naman yung mga babae. Maski ikaw na babae, genes ka rin ng tatay mo. No? So, huwag kang mag-alala. No? Pasok ka pa rin. So, ang bawat pamilya, kung gusto mong kilalanin, kilalanin mo daw yung tatay dahil yan po, dyan po umiikot. No? Ang karakter ng isang pamilya ay nanggaling po sa karakter ng ama. No? Abba means source. He is the source of life. He is the source of everything. No? He is not only a creator, but he is a father, a covenant-keeping father, a covenant-keeping God. No? Sana po, gusto kong maunawaan nyo na ang relationship mo sa ama, hindi lang siya yung nandoon sa kanyang trono at ikaw ay nandito. You can always approach. He is the kind of father that can be approached anytime. Amen? In fact, in the Bible, mayroon po akong nakita doon, nasabi doon, that people would groan in their prayers. No? That even their groans would touch the throne. No? It rhymes. No? Their groan, their cry will touch the throne of God. No? And every time we pray, every time we groan, God hears our cry. Because you are a child of God. You receive sonship. Hindi ka lang creation, but you receive sonship. If you understand sonship, kung anong merong ama, merong karakter. Amen? Lahat ng nasa ama, nasa iyo rin. Amen? Kung ano yung DNA ng iyong ama, yun din ang DNA mo. Amen po ba? Tuwa po ako, nung, sino po nanonood sa inyo dito ng Jessica Soho? No? Nung finiture po nila yung Australianong Pinoy na inampon po ng isang Australiana, no, napanood niyo po ba 'yon? Na hinahanap niya ang kanyang nanay, no? Natagpuan, nagkatagpo sila, but yung huling test po ay yung DNA test, no? Ganun pala, no? Pag sa DNA, doon nagkakaalaman, no? Kinukuha yung laway mo sa gilagid mo, pinagano, tapos tinitest, no? Nung pinakita po yung result, no? Grabe, match na match. Yung unang test po hindi po nag-match, no? Sa isang nanay na, "Ay, ikaw yung anak ko," sabi niya, no? Nag-iyakan pa sila, nag-iyakapan pa sila, no? Only to find out na hindi pala siya yung tunay na nanay kasi sa DNA nagkakaalam. Malamang gusto lang makarating na Australia yung isang yon. Kaya, ano, sama ng motibo, no? Ikaw yung anak ko, nawawala. Pero yung tunay na nanay, nung nagpakilala, kinuha po yung ano, so pinakita yung result, no? Swak na swak, no? Hindi may pagkakaila. Kaya nga po tayo, ang ating imahe ay ang imahe ng Diyos dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Ikaw ay kamukha ng Diyos. Ang DNA mo ay yung DNA na dumadaloy po dyan ay siyang DNA ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Parang di kayo naniniwala sa sinasabi ko. Ha? Yung DNA ng anak mo, no, ay DNA mo rin. Hallelujah. Hallelujah. Gusto niyo po ba yun? Hallelujah. Lahat po ng binabanggit ko ngayon ay pundasyon lamang ng ating mensahe. Next, He is the source. So, lahat, yung baon mo, sa Kanya galing, no? yung kinakain mo ngayon, yung hininga mo, sa Kanya galing. He is the source. Walang ibang source, wala kang ibang makukuhanan yan, kundi sa Ama sa Langit lang, no? Katulad lang din ng tatay sa pamilya, siyang source. Huwag na huwag mong awayin ang tatay sa pamilya. Dahil pag inaway mo yan, puto lang source. No? No? Tama ba? O hindi. May nanay naman akong tatakbuhan. Ako po kasi nung panahon ko po, buhay pa yung nanay at tatay ko,
Ang alam kong source yung nanay ko. Only to find out na ang kinukuha niya rin pala yung tatay ko. So sabi niya, minsan, sabi ko, Mi, pahingin namang ano, pamerienda. Naikwento ko na to, ano? Pahingin pamerienda. Doon, punta ko sa tatay mo. Yun, naka, ano, lasing siya ngayon. Punta mo yung wallet niya, ang daming source doon. So yun, ang, tinuturuan niya ako mangupit. So, pero legal, legal yun eh. Utos nung ano, asawa, nanay ko. Akala ko siya yung source. Yung pala yung tatay ko pa rin ang source. No? The father will always be the source. And tayong mga tatay, gustong-gusto natin yun na ikaw yung source. Alam mo ba na gustong-gusto ng tatay na ikaw ang mga anak humihingi? No? Tay, pahingin naman ng ano. Minsan, hindi lang tayo nakapapabigyan kasi wala naman talaga. No? Pero ang sarap na tawagin ka, daddy, pahingin po ng pang tuition. No? Ano pang tuition? Pero magbibigay naman talaga yan. Amen? Lalo na kung mabait yung tatay mo. Sino pa yung mga mababait ang tatay? Taas ang kamay. Hallelujah. Yung hindi mababait ang tatay, taas ang kamay. Yung tatay ko po ay mabait, no? Galante ang tatay ko, no? Hindi lang siya yung ano, ma-expressive, no? Ganun naman madalas sa mga tatay natin, no? Pero I think I have his DNA. No? I carry his DNA. Lahat naman po tayo, kay matanda ka na, eh bata pa, minsan naging anak ka. Amen? Amen? At meron kang ama na tinitingala. No? Hindi ko sinasabi na lahat tayo nagkaroon ng mga mabubuting tatay. But in the end, sila pa rin po ang tatay po natin. Nagkamali kaya ang Diyos na bigyan ka ng tatay na balahura, na tatay na masama, na tatay. Hindi po. May plano po ang Diyos. And in the end, they will always be the best father na binigay ng Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah. Sabi ko po sa tatay ko, minsan naitakwil ko siya. Only to find out na masama pala yung ganon. No? Kasi kinumpara ko siya sa ibang tatay. Sabi ko dun sa tatay na nakilala ko, Tay, tito, sana kayo na lang po yung tatay ko. Kasi napakabait po niya. Pinapakain niya po ako sa bahay nila. No? Pag umalis ako, may allowance ako. Pero yung tatay ko, hindi ko makita. Hindi siya naka-attend ng mga concert-concert namin. No? Hindi niya alam na ako pala ay ganito. Hindi niya alam na ganito. Wala siyang pakialam. Basta ang gusto lang niya, mag-aaral ako ng mabuti. Bibigay ko sa'yo yung allowance mo, 1 month, buong buo. No? Bahala ka na, budgetin mo yan. Ipasa mo lahat ng subject mo. Ganon. No? Matikas siya pagdating sa mga ganon, pero hindi siya parang usisero na may at may, oh, kamusta na, oh, kamusta naman. Ano? Hindi siya ganon. No? Pero in the end, siya pa rin yung pinakamatinding tatay para sa akin. Walang ibang tatay na magmamahal sa akin na katulad ng pagmamahal niya sa akin. Bago siya pumanaw, sinabi ko sa kanya yan. Madalas kong sabihin sa kanya, nung siya ay nangihina na, sabi ko sa kanya, Di, you're the best dad. No? O nangingiting-ngiti lang siya. She doesn't know how to express it. Pero sabi ko, Di, you're the best dad. I love you, I love you, I love you. No? Ganun naman tayo pag malapit na umalis yung mga tatay natin. No? I love you. Di ba? Kaya habang malakas pa yung tatay mo, mahalin mo na ng todo yan. Siya ang source. Amen? Pagka ang tatay daw na problema na sa loob ng pamilya, umanda na kayo, may bagyong darating. No? Pero pag ang tatay, secured. Pag ang tatay, sigurado, kahit may bagyo, nakatayo pa rin siya buong-buong loob. Mga bata, they can stay relaxed. Maaring yung mag-asawa, nagkakaalaman ng mga problema, pero yung mga bata, they can enjoy. No? Pero pag ang tatay na po, ang nang lupay-pay, no? Yung nawalan ng gana sa buhay, galit sa mundo, nako, yari. Kaya po, maraming mga pamilyang dysfunction dahil po marami pong marurupok na tatay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. No? Yun, sa kabila. Amen? Amen po, am I making sense this morning? He is the source. Kaya sabi nga po, huwag daw aawayin ang source. Dahil pag dysfunction po ang source, ang bunga po ay hindi magiging maganda. Bunga lang po tayo. Amen? No? Sino bang nandito na kasama niya yung tatay niya? Si Kenneth, no? Kung bulok ang pundasyon, bulok din ang bunga. Ganun ba 'yon? Kaya 'wag mong sisirain yung source mo. 'Wag mong babanatan yung source mo. 'Wag mong sasabihin wala kang kwenta ang ama, wala ka, no? Hindi po pwede 'yon. No? Dahil kung walang kwenta siyang ama, wala ka ring kwentang anak. Ganun po ba 'yon? Tama po ba? Amen? Ang source po, siya pa rin ang pundasyon ng pamilya. Amen?
Kahit ba sabihin natin, kulang-kulang siya, siya pa rin ang iyong ama. Hindi mo siya pwedeng itakwil. Amen po. Hindi po ako galit. Paliwanag lang po ako. Hallelujah. Next. Ang ibig sabihin po pala ng Abba ay siya po ang sustainer. Sabi niyo nga po, sustainer. He doesn't only create, but He sustains. No? Ano ibig sabihin ng sustainer? You are the provider. Ikaw ang provider ng pamilya mo. Just like God, in His family, He provides. Amen? Napakasarap po tawagin na ikaw ay provider. Sino po mga provider po dito sa pamilya? Amen? It doesn't only speak of provider ka sa finances, provider ka ng pagmamahal, provider ka ng ambitions and dreams sa mga anak mo, provider ka ng strength. Ikaw ang nagpo-provide, no? Nakita ko po yung isang image po na pagka yung nakita niyo na po ba yung image na isang buong pamilya, lahat nakatalikod, nakaharap sa horizon, no? Pero kung babaliktarin mo 'yon, ang itsura nila ganito. Yung ama nakatingin sa malayo. Pero yung ina nakatingin sa ama. Tapos yung mga anak nakatingin sa nanay, nakatingin sa ama, no? Ang ama ang magbibigay ng direksyon sa buhay niyo. Kaya maraming mga kabataan po ngayon walang direksyon dahil hindi sila ginaid ng kanilang ama. Marami po akong kakilala na who belong to a dysfunction family. It's because of a dysfunction father, of a fatherless nation, ika nga, fatherless family. Wala hong perpekto na ama. Pero we always believe that our father is the best father. Amen? Maaring hindi perpekto ang tatay mo, pero pag tatanungin ka, siya ang pinaka-the best. Amen po? Walang hihigit sa iyong tatay. He is a sustainer. He will not only provide, but He will sustain you hanggang sa ikaw ay umabot sa championship, ika nga. No? Hindi siya nang iiwan, He will always be there for you. He is that kind of father na pwede nating asahan. And lastly, number three, He is the foundation. So pag ang pundasyon po ng isang pamilya ay wala, walang ama, nagiging shaky po ang buong pamilya. Just like ang isang pananampalataya po ng isang katulad po natin, kung walang ama, ang ating pundasyon po will be shaky. Hindi po tayo confident, hindi po tayo, wala tayong lakas ng loob para lumaban. Lalamya-lamya, papalya-palya po tayo dahil wala tayong pundasyon. Ako siguro, if I have a fight, no, lagi kong isusumbong yan sa aking ama. Dahil siya lang ang pwedeng rumescue sa akin. Amen? And these are some definition po ng salitang Abba. He is your source, He is your sustainer, and He is your foundation. Napakahalaga po ng bawat ama sa atin po dito sa church ay matuturing maging source, maging sustainer, at maging pundasyon. Again, a father is not on top of the family. He is not the boss of the family, but he is the foundation of the family. Amen? Just like you and me na ama na narito ngayon, ikaw ang pundasyon. And that is why, build your family. Build them up, no? With a strong foundation. Sa lahat po ng ama, hindi po magiging matibay ang iyong pundasyon kung wala si Jesus. Because He is the cornerstone of the foundation. Magiging mahalaga po na si Jesus ay lagi nating kasama. Amen? Mayroon pa ba akong slide? Pwede ba natin balik doon? Minsan nabasa po natin ang isang panalangin na isinulat po sa Matthew 6, verse 9 to 13. At ang panalangin po na ito, it shows kung gaano po pinapahalagaan ng ating Panginoong Jesus ang kanyang relasyon sa kanyang ama. At hindi lang po yon, hindi lang niya po ito sinolo, aking ama, hindi po.
Ang sabi niya po sa panalangin, Our Father. God wants us to be, or Jesus wants us to be in His family, in God's family. God has a family and He wants you to be part of His family. And He wants you to be your Father. And as we study this this verse in chapter 6, malalaman po natin na He is not only a provider, but in the, sa dulo po, He is also a protector. He protects. Yan po yung mga bagay na kailangan natin makita sa ating mga ama sa mga panahon na ito. May mga ama po na magaling mag-provide, pero wala naman po sila sa bahay to protect their families. Maaring magagaling ka sa ibang bagay, pero yung pinaka-importante, hindi mo nagagampanan bilang ama. Hindi ho madali maging ama. Amen. Hindi ho sindali ng nakabuntis ka, tatay ka kagad. Hindi pwede yun. Ang tunay na ama ay yung laging nandun. Ang tunay ama ay yung tatayo para sa kanyang pamilya. Kaya pwede mo rin sabihin, no, kung ikaw ay cell leader sa iyong cell, sa iyong grupo, tinitingin ka rin ama. No? Minsan ho, may lumapit sa akin na cell member po ng ibang cell. Sabi niya, Pastor Arnold, can you be my father, my spiritual father? At first, I didn't know how to answer. Ano, paano yon? Paano ko gagawing spiritual father? Only to find out then na naghahanap lang siya ng pag-ibig ng isang ama. Mahalaga po, hindi ko naman minamalit ang pag-ibig ng ina. Pero pag ang tatay na po ang yumakap, iba rin naman po ang dating sa mga anak. Tama po? Naniniwala ba kayo doon na pag ang ama nang yumakap, ibang-iba rin? That's why yung aking dalawang anak, no, hindi man nila naiintindihan ngayon, but lagi ko silang niyayakap, lagi ko silang ine-embrace. Lalong-lalo na po yung bunso, gustong-gusto niya, no? Dahil nakikiliti siya marahil, no? Pero, do you like it? Do you like it? Sabi niya, I like it, I like it. No? Ako rin po, marahil, pag yayakapin ako ng tatay ko ngayon, sabihin ko sa niya, Daddy, I like it, I like it. No? Yakap ng ama, ibang dating. Ibang dating ng yakap ng ama. Napaka, para bang may bigat. When was the last time na in-embrace ka ng tatay mo? Sa panalangin ito na itinuro po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples, ang sabi po sa una, Our Father. Ibig sabihin, yung Our Father po doon is Abba Father. Para mo tinawag na Daddy. Close. Hindi siya malayo, malapit. Meron kayong relasyon. Ganyan ang gustong mangyari ng ating Ama sa Langit, na hindi lang siya Ama sa malayo, pero siya po ay Ama na laging nariyan sa iyo. He is our Abba Father, our sustainer, our source, and our foundation. And to give honor to the fathers today, I would like to, gusto ko pong saluduhan lahat po ng tatay po sa inyo ngayon. Lahat po ng mga tatay na nauna po sa akin, saludo po ako sa inyo. Hindi po maging madali ang tatay. Amen po ba? Kuya Arman, madali ba maging tatay? Masarap maging tatay, pero hindi madali maging tatay. Yung huli ko mong mensahe sa inyo, yung ang title ko po, Responsibilidad. Napakalaki pong responsibilidad ang maging tatay. Madali lang ho maging ano, yung mga anak, no, makabuntis ka, yun, anak na, tatay ka na. Hindi. It's more than that. Amen? Sa mga tatay po na narito ngayon, huwag ho tayong tumigil maging tatay sa ating mga anak. Bilang mga source, bilang mga sustainer, bilang mga pundasyon po sa ating mga anak. At hindi lang yon, maging sa ating mga asawa. No? Amen? Ikaw ang pastor sa iyong bahay. Ikaw rin ang magtuturo ng salita ng Diyos
sa loob ng iyong bahay. Amen po ba, mga tatay? Yung mga wala pang asawa, wala pang anak, no? Pakinggan niyo 'tong sinasabi ko sa inyo. One day, ikaw ay siyang magiging pastor ng iyong pamilya. Amen. Amen. Kenneth, di ba? Pastor Kenneth, no? Ikaw ang pastor sa anak mo. Hallelujah. Hindi mo madali, pero masarap maging tatay. Amen. Sa lahat po ng mga tatay ngayong umaga, gusto kong tumayo tayong lahat. Because we would like to honor you. Sige po. Lahat ng mga tatay. Hallelujah. At yung tatay po ng church natin ay nandito ngayon, nasa likod, no? Happy Father's Day, Pastor Joseph. Kinabahan ako eh. Kinabahan ako nung nasa likod. Binisita tayo ng ating ama. Amen. Hallelujah. 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 Pwede ba natin sabihin, Abba Father? Yung may dating, hindi yung sinasabi mo, Abba Father. Sabi mo, Abba Father. Can you say, Daddy? Paano ba tinatawag ang tatay mo? Daddy, tatay, papa? No? Yan ang pinakamalapit na tawag. Amen? Kaya pag nanalangin ka, pwede mo siya tawaging Daddy. Abba Father, aking ama. Amen? Let us pray for all the fathers na narito ngayon. And we have a gift for you. Mamaya po iabot po sa inyo. Kung ikaw ay malapit sa isang ama, pwede mo natin siyang i-lay hands. Hallelujah. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga tatay na narito ngayon, nakatayo sa inyong harapan. Salamat po sa kanilang mga buhay sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya. Hindi man sila ang pinaka-perfectong tatay sa buong mundo, pero sila po ang pinaka-the best na tatay sa kanilang mga pamilya. Panginoon, dalain ko, Panginoon, dagdagan niyo po ang kanilang kaalaman. Dagdagan niyo po ang kanilang impluensya sa kanilang mga pamilya. Na itaguyod nila, maging sila ang maging source, maging sustainer at pundasyon, Panginoon. At habang sila po ay nagiging tatay, hayaan mong sila ay nakatingala lamang sa inyo. Huwag silang bumaling sa kanilang mga kakayahang lakas, kundi sa iyo lamang, Panginoon Jesus. Ikaw ang aming kalakasan sa aming mga amang ngayong umaga. Panginoon, kung kulang man ang kanilang kaalaman, Lord God, kayo pong magpakilala po sa kanila upang sila po'y magpatuloy na sumamba po sa inyo, patuloy na arugain ang kanilang pamilya. Salamat, Panginoon. What a wonderful privilege, O God, to be called fathers. And what a wonderful experience, O Lord, to be your children, O God. Salamat, aming Ama. Tinataas namin sila ngayong umagang ito. Pagpalain niyo sila, Lord God. May mga bagay silang nais mangyari pa rin sa kanilang mga buhay. But Lord, we pray na yung nais mo lamang siyang mangyari, Panginoon. Maaring may mga plano sila sa kanilang mga pamilya. But we pray, O God, na ang plano mo ang siyang masunod sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Salamat, O Diyos. Lord, itaguyod niyo po sila. Itaas niyo po sila, Panginoon. And Lord, I pray na manatili silang tapat sa kanilang mga pamilya. Manatili silang tapat sa kanilang mga asawa. Panginoon, Lord, dalangin namin, Lord God, na wala pong makakasingit na anumang pong klaseng distraction, Lord, sa mga pamilya, Panginoon. Pag-ingatan niyo po sila. Lord, cover them with your blood, O God. Salamat, Lord, itinatas namin sila ngayong umaga. Pinupuri ka namin sa kanilang mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Isang pagpupugay sa mga haligi ng tahanan na walang inatupag o hindi ang aming kapakanan. Tinitiis ang hirap at sakripisyong tunay, mabigyan lamang kami ng magandang pamumuhay. Hindi alintan ang pagod at puyat at maging
at maging mahiwalay at sa aming umagwat. Sa kasipagan ay wala kang kapantay. Papasalamatan ka maghabang buhay. Yeah. Sa iyong salita, ako ay tumitiklop. Kapag nakita ko na ang noo mong nakakunot, siguradong may palo pag-uwi ng bahay upang matuto ako ng mabuting pamumuhay. Sa gabing inaabangan ko ang iyong pag-uwi, dala ang pasalubong ko, ako'y napapangiti. Sa paborito kong burger, ang iyong bit-bit na tinatanggap ko na may pananabik. Sa iyong balikat, ako'y nakasakay habang pauwi sa bahay. Nakatingala ako sa bituin, pinagmamasdan ang liwanag at ningning. Ikaw ang the best at forever kong hero. Magmamahal sa akin hanggang sa dulong dulo. Ako'y ipagtatanggol sa aking susuporta. Sa anumang laban, ikaw ang kasama. Kaya't ako'y hindi natatakot. Sa hamon ng buhay ay laging pagsugod. Yeah. Alam kong nadyan ka palagi, naghihintay sa aking pagwawagi. Oy, nakuin. Relax. Sa iyong special na araw, itinatangi ka namin at binabalik tanaw ang iyong inspirasyon na sa aming binibigay mula ng magkaisip at magkaroon ng malay. Yeah! Turing na munting regalo ang aming nakayanan. Naway iyong malaman at iyong maramdaman na isa kang pagpapala at regalo na may kapal na ibinigay sa amin sa iyo'y nagmamahal. Tayo sa mga tatay po na namatay dahil po sa pakikipag-away po sa kalaban. May mga tatay po na namatay, I'm sure. Isang namatay po doon ay isang binata na hindi na ho umabot sa kanyang kasal. Alam niyo ba yung kwento noon? Nabasa niyo po ba? Antik na antik po ako doon kasi tinext niya pa o tinawagan niya pa yung tatay niya. Tayo, wala na ho kong bala. Siyam na ho yung patay. Ako na lang po natitira. Yun na lang po yung last ano niya. Hindi na ho makakapagpakasal niyan. No? Hindi nga natuloy yung kasal dahil namatay na rin po siya. Binatang binata. No, nakakalungkot, pero may mga gera po talaga, hindi natin maiwasan yan. At nagkataon po, isa po sa ating kapatid, no? Sa pamilya po natin, ang pinadala po doon, fresh na fresh from Mindanao. No? Palakpakan po natin si kapatid na Jerome. Jerome, bro, meron po siyang testimony. Thank you, Pastor. Wow, it's a blessing to be back in your loving presence, Church. So, good morning po. Ayun, salamat sa opportunity, Pastor Arnold, ang aking mentor. So, essentially, yan po. Habang nagpa-play lang po yan habang nagsalita tayo. So, thank God for His faithfulness all throughout those, 2 weeks in pinag-cover po ako sa Marawi, malapit sa battle zone, background music mo, machine gun fire, background song nyo habang nagkikwentuhan kayo, habang nagpipresscon is bomba. Nakikita mo lumalaglag sa aeroplano. Pagdating sa lugar nyo, yung shockwave, umaalog yung mga metal shutters, yung salamin ng building na kinalalagyan nyo. Napaka-lapit po talaga sa digmaan. So napaka-life-changing po yung experience dun sa Marawi. But this story, yung Marawi story, is a story of God's faithfulness, God's goodness, God's sovereignty, despite all odds po. Alam po natin yung nangyayari sa Marawi ngayon, kakagulo sila, may gustong kumontrol sa Marawi, pinagtatanggol ng gobyerno. And sa mga tao po nakausap ko, sa dinami-dami nakausap ko, evacuees,
biktima, mga pulis, sundalo. Mauta, hindi ko pa naman ako nakausap. Hindi po pwede. Baka mayayari tayo. Ang hinahanap nila, peace. Naghahanap sila ng kapayapaan. Yung mga bata, evacuees, nag-aaral pa rin, sinusubukan na maging normal yung buhay nila despite the trauma, despite the yung harsh reality of life. Ano gusto nila? Peace. Mabalik po sa normal. Yung mga militar, gusto nila mabalik sa normal. Peace. Peace. Yung mga residente, sisiksikan sa evacuation center, yung mga injured, they want peace. They want normal lives. Pero, ito po na pagtanto ko, ito yung tinuro sa akin ni Lord na real peace really comes from Him. Yung peace from the enemy, peace despite the attacks of the enemy, attack sa atin ng kung sino-sino, kung ano nangyayari sa paligid natin, there is always peace in the Lord. Habang nagko-cover po kami, yes, meron kaming armor. Kaya personally, mas na-appreciate ko yung series natin ngayon na Complete Armor of God. Helmet, di ba? May flak jacket kami. Maganda yung sapatos mo. Ayos yung suot mo. Kasi laban po ito eh. May laban po tayo. Bawat isa sa atin may laban po. But peace, real peace only comes from the Lord. And church, I've seen up close and personal na yung tinatamasa po natin na kalayaan na makasamba, umuwi ng ligtas, mag-Jollibee, mag-McDo, pumasok sa eskwela, pumasok sa opisina, church, hindi libre yan. May nagbabayad po sa tinatamasa natin, sa ini-enjoy natin na kalayaan. Yung mga sundalo natin, nagbabayad yan. Buhay nila, ang daming storya. Hindi kinasal, hindi nakakainasal, hindi na nakabalik sa kanila. Father's Day, last Father's Day na wala niya last year. Mga binata, mga antitindi pa, bright future ahead pa. Binayaran po nila yung kalayaan na ine-enjoy natin. At yung peace na ine-enjoy natin, kahit si Lord, nagbayad dyan, lalong-lalo na ang Diyos natin. Yung peace, yung love, yung grace na ine-enjoy natin ngayon, yung forgiveness of our sins, mercy every day, armor niya sa atin every day. Binayaran po niya yan, Jesu Cristo, ng kanyang buhay sa krus. So wag po nating i-take for granted yun. There is always a price para sa buhay natin ngayon. So please make it count. Please make it count every day of our lives. So, yan, I want to give back all the praise, all the glory sa Diyos dahil sa kanyang pag-iingat, sa protection. He protects me, my companions. Kung nasan man ako, iniingatan niya ako. Faithfulness niya, nandyan palagi. Talagang isang bala ka lang talaga. Nagkukwentuhan lang kayo, biglang may sniper bullet dadaan dito. Tatama dun. Napakabilis ng buhay. Talagang doon ko na-realize yung faithfulness, goodness ni Lord. At kahit ano pa ang gawin ng mga kalaban, God is in control. He is sovereign. Kanya kanya, di ba? Kingdom, power, glory, all of this belongs to Him. So all glory to God. All glory to Him. All praises to our one true God. Our Almighty God, our Father.